iba pag sinuportahan mo yung partner mo, pares kayo mag-grow. Na makikita nyo, uy, dito pala siya mahina, kailangan ko siyang palakasin dito. Hello viewers, thanks for dropping by. So meron na naman tayong bagong video ngayon. Pag-uusapan natin yung ano, yung pagsusumikap sa video na to, no? Pagsusumikap sa buhay. Sa buhay, sa pamilya, 'di ba? As individual, kung ano yung mga pwedeng gawin as partner, 'di ba? As individual para umangat tayo sa buhay pare-parehas. Sabi nga, 'di ba, magtulungan tayo, maghilahan tayo pataas, hindi yung maghihilahan tayo pababa. Lalo na ngayon kasi syempre madalas maraming mga alam mo yung nagsisisihan ba. Yung kasi ang uso ngayon eh. Ewan ko ba't nauso yun eh. Yung pagka may pagkakamali, imbis na tulungan yung isa't isa, ang ginagawa is mas lalo pa nilang dinadown or tayo mismo as partner, tayo yung mismong nagko-condemn din sa kanila. Sometimes nagkukwento pa sa tropa. Yep. So yun, siguro ang masasuggest namin ano, huwag nyo na ikwento sa tropa yung ano, yung problema nyo bilang partner and pamilya. Siguro dun sa mga ano nyo na lang, mga tinuturing na mentor o yung mga tinitingala. Kasi mas maganda yung mabigyan kayo ng magandang ano eh. Magandang advice. Na pareho kayong mag-grow. Hindi yung kayo mismo sa sarili nyo is magkakaroon ng ano, mas lalo magkakalamat yung relationship nyo. Diba? Kasi iba pagka sinuportahan mo yung partner mo, pares kayo mag-grow. Na makikita nyo, uy, dito pala siya mahina, kailangan ko siyang palakasin dito. Uy, kailangan ko ng suporta dito. Na mararamdaman niya na hindi niya na kailangan, hindi mo na kailangan sabihin, suportahan mo naman ako rito. Tsaka as couple, ang success ng isa is success niyo dalawa. Yes. So mas maganda na dalawa kayo is na in-encourage niyo isa't isa kung paano maging successful, hindi kung paano maging angatan, di ba? Oo, tsaka dapat hindi niyo ituring na kakumpetensya yung isa't isa. Yun, totoo yun. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Kasi syempre, kung pag nagkaroon kayo sa sarili niyo ng ano, ng inggit sa partner niyo, hindi na siya maganda kasi competitor man 'yun, partner mo nga siya eh. Hindi man siya competitor eh. Tsaka bilang partner, kailangan meron kayong ano, may goal, may target doon kayo sa buhay. Ito isang example ano. Siguro as individual as couple pwede niyo rin gawin. Pero meron kasi ako dito ng ano, isang papel na matagal na 'to sa akin pero meron pa akong nauna rito na maraming nang natupad. Ang problema, ang tawag nito, nadukot yata o kung ano man yun. Nalaglag mo ata yun. So, ito yun. Yan o. Kita ba? 2016. Since 2016 na pa to. Pero marami na na-checkan dito. Pwede yung pakita yung ano, 1 and 2. Ayan. So, yun yung 1 and 2. Magkaroon ng ano, ng sariling sasakyan tsaka bahay. So, God is good kasi meron na kaming inuhulugang bahay sa dyan lang na masasabi namin sa amin na inaayos pa ngayon ng developer pero so far God is good na nagkaroon ng ganun. Ibig sabihin, ano yun, niyayabang ba namin? Hindi namin niyayabang kasi natupad. Matagal ng pangarap natin yun, ano? Matagal na namin siyang pangarap. Tsaka sino ba naman ang ayaw magkaroon ng ano, sariling, diba? Sariling bahay? So, isa yun sa mga pinaka-tinarget talaga namin and yun nga, by the grace of our God, nagkaroon kami ng bahay, di ba? Hindi man yung mansion or what, pero masasabing, alam mo yun, sa atin ito. Mm-hmm. Although, hinuhulugan namin, ha? Pero syempre, iba pa rin. Yung sarili mong bahay. Yung meron kang, alam mo yun, uy, fulfillment to, nabigyan ko ng bahay yung ano, yung mag-ina ko, or nagkaroon kami ng bahay. So, alam mo yun, dream lang yun, dream. Kumbaga, nagkaroon lang kami ng pangarap, di naman masama mangarap, eh, sabi nga. Tsaka hindi naman, kumbaga, simple lang yung pangarap, pero nasa sayo kasi kung paano mo siya. Mm. 'Di ba? Sumunod, kotse. Bakit wala pa akong kotse? Ngayon marami rin nagtatanong eh. Kasi unang-una nagtatrabaho lang ako sa bahay. So saan ko gagamitin yung kotse? Tapos sumunod, kung kumuha ako ng kotse that time, na stop ngayon yung Grab. So hindi necessity para sa amin. Source of income. Hindi necessity. And that time na pagtanto ko rin nung pumunta tayo sa mall, no? Ang haba ng pila ng parking. So, nung naka-grab kami, i-drop off lang kami, pasok na kami, enjoy na kami pare-parehas. Pero hindi, I'm not saying na ano. Hindi naman tayo lagi nagmumol. Hindi rin kami parating nagmumol. So, I'm not saying masama o mali ang magkaroon na sa akin. Pero hindi pa to yung oras para sa amin.
Kaya might as well, ang ginawa namin, lagyan namin sa isang maliit na pwedeng pagkakitaan, yung ipambabaya dun sa sasakyan. Kasi kailangan natin maging wise. It doesn't mean meron kang sariling sasakyan, successful ka na. Maari mong gamitin yan na pwede mag-generate ng income. Like yun nga, Grab. Pero sa part ko, hindi nga ganun. Kaya gumawa na lang kami ng ibang source of income na pwedeng paikuti na lang yung pera. Yep. Tsaka, yun nga, isa rin sa mga naging success namin sa pagsusumikap is yung nakatapos din ako ng pag-aaral, di ba? Hindi siya madali. Sobrang hindi siya madali. Oo, kasi pinagsabay mo yung pagiging magulang o asawa, estudyante, maglalaba pa yan, magluluto pa yan. Ang lupit nga, all around, may chef kami, di ba? Siya. So, saka, yung pamalapit, nagsumikap din siya, ano, magluto. Oo, yun, isa pa yun. Kasi dati, nung bago pa lang kami, puro prito. So, nagre-reklamo siya bakit pritong hotdog, pritong itlog, di ba? Puro prito. Pero yun, hindi man totaling reklamo. Kumbaga, sabi ko lang sa kanya nun is, try mo mag-YouTube, mag-aral ka ng ibang pwedeng iluto. Kasi, lagi lang tayo prito. Pero hindi naman tipong, ay, prito na naman. Hindi naman ganun. Oo. Pero, yun nga, feeling ko kasi dati, talagang sobrang imposible. Kasi talagang, ayoko talaga ng, lalo na yung pinaka, ang pinaka-ayoko is yung pagpiprito. Dahil nga, syempre, yung pagtalsik-talsik ng mantika. Pero habang tumatagal, nung ginawa ko siya, parang una, napipilitan lang ako. Pero nung tumagal, ayun nga, parang nagiging kusa ako na siya. Mm-hmm. Na lalo na pag sabi niya, ang sarap yung pagbinubola niya ako, ang sarap daw yeah, totoo naman ko. So, parang mas na-encourage ka na magluto, na pagsilbihan sila, yung mga ganun. Kasi bilang nanay, ang mga kailangan mong pagsumikapan is yung talagang mabigay yung best. Diba? Para sa, hindi lang kailangan pagsumikapan, kung hindi yung fulfillment para sa iyo is yung mabigay yung best para dun sa pamilya mo, pamilya. Para dun sa mag-ama mo, diba? Sino ba naman yung ayaw makita na maayos yung damit nila, na nakakain sila ng maayos, nakakatulog sila ng maayos, yung mga ganung bagay na hindi siya madali. Sabi nga nila, di ba, housewife lang yan. Ay, yung word na lang, hindi siya lang. Hindi kasi madali ang pagiging mahirap housewife. Ang maging housewife. Yung sa pag-sustain mo lang sa kusina, kakain na siya ng sobrang daming pag-gising oras. Ng umaga para bihisan yung anak dahil papasok, hindi madali yun. Tapos, yun nga, nung nag-aaral nga pa siya, pag uwi ko nun, galing trabaho, may pagkain na. So, kumbaga, para, basta ang lupit. Kumbaga, talagang multitasking yun. Oo, hindi, tsaka pinag-practice, ano ba yung tamang word dun? Kumbaga, experience eh. Hindi siya masasabing perfect o mabilis matutunan, pero, alam mo yung pag meron kang, process kasi. Meron kang guts para gawin yun. Kumbaga, strength. Pag gusto mo talaga din, maraming paraan. Kaya nga dati, nalala ko pag naupo din ako, maupo, tulog din ako eh. Oo, kasi pagod nga. Kasi pagod. Kasi yun, kailangan magsumikap both parties. Hindi po pwedeng tatay lang, hindi pwedeng nanay lang. Kasi kailangan nyo, dalawa kayo, yun nga, maghahatakan kayo pataas eh, papunta dun sa gusto nyo marating. Lalo na, yung mga nag-umpisa na hindi naman well off, hindi lang naman sa pagiging batang ama't ina eh, pati dun sa mga nag-umpisa ng pamilya. So, kailangan nyo baguhin yung mindset nyo na like for example, yung first job ko nga is service crew. Hindi ko sinasabing pangit ang maging service crew habang buhay, but make sure, huwag ka magre-reklamo kung yan ang trabaho mo. Ang gawin mo, magsumikap ka. So ako, nakita ko yung sarili ko na hindi ako tatagal dito. Kaya, nagsumikap ako. Binago ko yung mga, yung mindset ko na ano ba dapat kong gawin para ma-provide yung especially wants at saka needs ng family ko. Kasi nga, sabi ko, ang needs provided ni Lord dyan, naniniwala ko. Yung wants, kaya ako sumulat ng ganito. Nilagay ko sa isang buong papel, kahit anong papel yan, nakalagay dito, sinusulat ko lang lahat ng wants. And then, actually, malaki siya. Unti-unti, so, yeah. Natutupad siya. Basta yan, ganyan siya kalaki. And then, unti-unti, natutupad siya. Overnight ba? Hindi siya overnight. Hindi siya overnight. Kasi, bago niya rin marating yung kung nasan man siya ngayon, is talagang pinaghirapan niya. Dahil, nalala ko dati, sa sobrang inis ko habang nag-aaral siya, sabihin ko pa sa kanya, sige, magtabi na lang kayo ng computer mo. Mas mahal ko para yung computer ko. Pero naniwala ako, sabi ko sa sarili ko noon, nag-aaral ako. Balang araw, ito yung magpapakain sa atin. So, later on, kukwento ko yung journey ko, paano ko napunta sa trabaho ko ngayon na talagang wala naman akong alam. Kasi, again, undergrad ako ng first year college and tries akong dropout. So, talagang mukhang imposibleng mapunta ako sa kung nasan akong trabaho ngayon. Pero, ayun, gawa lang kayo ng ganitong papel. Lagyan nyo yung mga wants nyo sa buhay. Sulat nyo, tapos lagyan nyo sa wallet nyo kung saan nyo man pwedeng ilagay. Pwede nyo lang masilip. Na pwede nyo makita, masilip. At the same time, ipag-pray nyo. Na alam ni Lord kung kailan
mabibigay yan. Yes. Sabi nga eh, fear is the opposite of faith. So, magkaroon ka lang ng faith dun sa mga dreams nyo, mangyari at mangyari yan. Lalo na pag alam ng Lord na makakatulong sa pamilya nyo, di ba? Katulad ng pagtapos mo. Oo. Oh, kasi nung time na yon talagang sobrang busy kahit sa ministry. Mm. Busy kami. So, pero kasi yung word na busy, wala yan. Kumbaga, sino bang taong hindi busy, di ba? Kailangan, yes, alam mo lang kung ano yung mga dapat mong i-prioritize, di ba? Kasi pag hindi mo inalam yung mga pinaka-importanting dapat mo unahin, mawawala ka talaga sa focus. Hindi mo, mahirapan kang i-reach yung goal mo. Ang tanong, nagkakamali ba kami? Yes, nagkakamali. Hindi kami perfect pareho, couple. Pero, kailangan, yung pagkakamali na yun, is hindi kami mag-stay doon. Suportahan nyo yung suportahan. Sa hobbies, sa kahit magkamali man, huwag nyo dadakan o dakdakan. Kasi, nagkamali na nga eh. Dapat nga, number one supporter is yung kabiyak mo o yung karelasyon mo eh. Partner. O partner mo eh, di ba? So, supportahan yung bawat isa. Yun ang importante. And then, sumikap kayo both. Pag-usapan nyo kung ano yung goals nyo sa buhay. Mangarap kayo parehas. Hindi masamang mangarap. Lalo na pag nakikita nyo unti-unting natutupad. Again, hindi siya overnight. Hindi siya overnight. Sa susunod na mga videos namin, ipopost namin yung mga pictures namin kung paano tayo yung before, nag-start. Oh. No? Yung pero iba kasi, wala na eh. Kasi diba, naundoy. Naundoy. Iba, tapos yung sa memory card, nabura ng bata. So, ayun. Bakit ba nabura? Accidentally, parang ganun, na-delete or what? Hindi, inopen niya yung pinagdudot-dot ng binibody. Hanggang sa napunta siya, tapos nabadli, wala na. Basta yun, magsumikap kayo parehas as a couple. Kasi, magsumikap at saka magtulungan. Ano, yan yung pinaka, kumbaga, magiging isa sa daan para makamit niyo yung mga pangarap niyo. Hindi mamadali ang tahakin yung relasyon, eh, for sure, darating at darating kayo dun sa finish line. And again, ang relasyon, hindi naman siya, ano eh, yung pangalan to, overnight okay na. And hindi then, siya overnight okay na, tsaka hindi siya puro happiness. Puro happiness, oo. Hindi siya puro may ganun. Pagdadaanan kayo parehas, for sure, as individual, at saka as a couple. Kaya talaga ang buhay, hindi ganun kadali, pero, again, surround yourself with good people. As an individual, as couple, as parents. Yes. Para surround yourself with good people, para matulungan kayo, para mag-grow. So, I hope meron kayo natutunan kahit papaano sa video na to. And yon sa mga susunod na videos, subaybayan nyo lang, marami pa kami i-share na maaring makatulong sa inyo. Again, we're not saying we're perfect couple and parents, pero maaring makatulong to sa inyo. And matulungan nyo kami, comment down below kung ano yung mga pwede nyo ma-share sa amin or PM us, katulad ginagawa ng iba. Maraming salamat sa inyo. Thank you. And sa suporta. Yon, so ayun, see you sa next videos namin and maraming salamat sa pag-follow sa amin, sa pag-like sa page na to, and sa pag-subscribe. Thank you. Peace out.